Matapos magpakawala ng kanyang mga patok na hirit, muling pinatutsadahan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang nakaalitan niyang si Senate President Juan Ponce Enrile. Hamon pa ng Senadora, magdebate na sila one-on-one. Kakasakaya si Enrile sa pagkakataong ito. May report si Leigh Alves. Wala muna ng jokes si Senadora Miriam Santiago sa simula ng kanyang mensahe sa Go Negosyo 5th Filipina Entrepreneurship Summit. Ipinaliwanag ng Senadora sa pamamagitan ng katatawanan ang pagnenegosyo. Kapag may nakita kang gwapo o maganda sa isang party, kapag nilapitan mo siya at sinabi mong, mayaman ako, pakasalan mo ako, ang tawag doon ay direct marketing. Kapag pinadala mo ang kaibigan mo para sabihin sa kanya na mayaman ka at gusto mo siyang pakasalan, ang tawag doon ay advertising. At kung sinabi ng isang lalaki sa isang babae na mayaman ako, pakasalan mo ako, at sinambal siya ng babae, ang tawag doon ay customer feedback. Maya-maya lang, pinasaringan na naman ni Santiago si Senate President Juan Ponce Enrile. Kaugnay pa rin ang pamigay ni Enrile ng 2 milyon sa ibang senador noong Disyembre. Nauna nang sinabi ni Enrile na ang pondong iyon ay hindi cash gift, kundi pandagdag lamang sa mga maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga senador. Hamon ng senadora, mag one-on-one debate sila ni Enrile. May karapatan ako magsalita dahil hindi niya pera yon. Pagkatapos, kung ano-anong sasabihin niya laban sa akin, hinahamon ko siya. Magdebate kaming dalawa. Maski anong oras, anong panahon, maski saan. Maging ang pagpasok ng mga segundaman ng sasakyan sa Port Irene sa Cagayan na baluarte ni Enrile, binatikos ni Santiago. Biro mo, sa buong Pilipinas, sabi ng Korte Suprema, hindi na pwedeng mag-import ng second hand ng mga kotse. Siya lang katangi-tangi nagsabi, ako pwede. Dahil mali ang Supreme Court at ako ang tama. Tingin ni Santiago, hindi tinatanggap ng publiko ang paliwanag ni Enrile ng pamimigay nito sa mga senador ng 2 milyon noong Disyembre. Kaya raw bumaba sa survey ang anak ni Enrile na si Jack na tumatakbo sa pagkasenador. Ibig lang sabihin nito na hindi naniniwala ang publiko sa paliwanag ni Senate President Enrile. Sinubukan namin kunin ang payag ni Senate President Enrile, ngunit abala raw ito ayon sa kanyang media relations officer. Dati nang sinabi ni Enrile na hindi siya makikipagdebate kay Santiago. Tungkol naman sa importasyon ng mga segundaman ng sasakyan sa Port Irene, wala pa raw pahayag ang Senate President tungkol dito. Gayun din sa pagbaba ng kanyang anak na si Congressman Jack Enrile sa surveys. Si Congressman Enrile naman tumanggi na rin magbigay ng pahayag. Leigh Alves, GMA News.